araw, mga bata? Handa na ba kayo sa paboritong subject ng bayan? Walang iba kundi ang PE! Ako si Ma'am Grace, ang makakasama ninyo para turuan kayo kung paano lumakas, tumibay, at maging maliksi ang inyong katawan. Sasamahan ko din kayo, mga bata, gaya ng pagtulong ko kay Ma'am Grace. Bibigyan ko kayo ng tamang bilang para kayo ay maging fit and healthy. Ako si Gracia Atleta. Wow! Mahiwaga ang aking sports watch! Salamat, Gracia Atleta! Tara't simulan na natin ang pagtuturo ng PE para sa mga mag-aaral ng ikalawang baitang. Isa, dalawa, tatlo, tara't mag-ehersisyo! Alam ba ninyo, mga bata, na ang pag-e-ehersisyo ay napakahalaga? Pinapalakas nito ang ating katawan. Sa tuwing kinikilos natin ang ating mga kamay, braso, binti, bewang at iba pa, ito ay nagbibigay ng magandang pakiramdam. Tama ka, Ma'am Grace. At dahil dyan, sisimulan ko na ang pagbibilang para gawin ninyo ang tamang pag-e-ehersisyo. Tawagin nyo na sila ate, kuya, nanay, tatay at kung sino pang kasama sa bahay. Simulan natin ang unang ehersisyo. Salamat, Gracia Atleta! Mga bata, sabayan ninyo ako. Madali lamang ito. In 3, 2, 1, go! Natuwa ba kayo sa ating ginawa, mga bata? Nais kong sagutin ninyo ang tanong namin ni Gracia Atleta mula sa ginawa nating ehersisyo kanina. Handa ka na ba? Unang tanong, ano ang hugis na nabuo natin? A. Parisukat, B. Tatsulok, C. Bilog. Ang tamang sagot ay C. Bilog. Pangalawang tanong, ano ang hugis na nabuo natin? A. Parisukat, B. Tatsulok, C. Bilog. Ang tamang sagot ay B. Tatsulok. Pangatlong tanong, ano ang mga ayos ng braso na ginawa dito? A. Tuwid, B. Baluktot, C. Nakapilipit. Ang tamang sagot ay A. Tuwid. Time is up! Ilan ang nakuha ninyong puntos? Kung kayo ay nakakuha ng tatlong tamang sagot, bibigyan ko kayo ng pangmalakasang palakpak. Aja! Ang ating katawan ay may kakayahang bumuo ng iba't ibang hugis gaya ng bilog, tatsulok, puso at parisukat. Tama po, Ma'am Grace. Kaya bigyan natin ng hamon ang mga bata para sa susunod na ehersisyo. Bibigyan ko kayo ng 8 segundo at dapat ay gayahin ninyo ako. Ito ang tinatawag natin na stretching. Habang ginagawa natin ito, suriin kung anong hugis ang ating nabuo. In 3, 2, 1, go! Hawakan ang ulo at ikilos pagilid. Itaas ang dalawang kamay sa bandang itaas ng ulo. Side view at iikot ang kamay circular.
Time is up! Mga bata, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Gawin ninyo ito tuwing umaga at sigurado akong lalakas ang inyong mga katawan. May hugis ba tayong nabuo kanina mula sa ating ginawang stretching? Kung ang sagot ninyo ay opo, tama kayo! Ang unang hugis na ating nabuo ay tatsulok. Ang ikalawang hugis naman ay parihaba. At ang huling hugis na ating nabuo ay bilog. Ma'am Grace, maliban po sa hugis, kaya din po ng ating katawan na kumopya ng titik sa ating alpabeto. Tama ka dyan, Gracia Atleta! At dadako na tayo sa panghuli nating ehersisyo. Gagawin natin ito sa tugtog ng tong-tong-tong, pakitong-kitong. Gayahin ninyo ako, mga bata! In 3, 2, 1, go! Mga bata, habang ginagawa natin ang pag-e-ehersisyo, may napansin ba kayong letra na nabuo gamit ang ating katawan? Nais kong ipalakpak mo sa kaliwa ang iyong kamay kung doon mo makikita ang sagot. Pumalakpak ka naman sa kanan kung doon mo makikita ang sagot. Unang bilang. Anong letra ang nabuo? Left, T. Right, O. Ang tamang sagot ay T. Ikalawang bilang. Anong letra ang nabuo? Left A, right X. Ang tamang sagot ay X. Ikatlong bilang. Anong letra ang nabuo? Left, Y. Right, X. Ang tamang sagot ay Y. Ikaapat na bilang. Anong letra ang nabuo? Left, I. Right, A. Ang tamang sagot ay I. Time is up! Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Tandaan na ang ating katawan ay espesyal dahil ito ay bigay sa atin ng Diyos. Kailangan natin itong alagaan at panatilihing malakas at malusog. Kaya mga bata, huwag kakalimutan ang pag-e-ehersisyo. Ang ginawa natin kanina kasama si Ma'am Grace ay mga paraan para maging malakas ang ating katawan. Tuwing tayo ay nag-e-ehersisyo, maaaring makabuo ang ating katawan ng iba't ibang hugis at letra. Nakakatuwa, di ba? Ganito kaganda ang ating katawan. Hanggang sa susunod muli na pag-e-ehersisyo, maraming salamat po. Paalam, Ma'am Grace! Maraming salamat din, Gracia Atleta. Para sa mga mag-aaral na nais ulit mapanood ang episode na ito, maaari ninyong bisitahin ang DepEd TV Official YouTube Channel at sa DepEd Commons. Muli, ako si Ma'am Grace na magbibigay ng gabay sa inyo sa pagpapalakas ng inyong mga katawan. Tandaan, iisa lamang ang katawan, kaya ingatan ang regalong ito ng may kapal. Paalam!
Biglang Araw Mga Bata, ako ang inyong Sir Mark. Makakasama niyo ako upang alamin kung paano natin iingatan at mapangangalagaan ang ating kalusugan. Excited na ako makasama kayo. Tara at sama-sama tayong maglakbay at matuto. Tawagin mo na si Nanay at Tatay, si Ate at si Kuya, pati na rin si Lolo at Lola, o kahit sino pa mang kasama mo sa inyong tahanan. Parang tayong lahat ay maging malakas at malusog na mamamayang Pilipino. May nagsabi sa akin dati masarap kumain ng chips at candy. Pero nagalit sa akin si ate, hindi raw dapat kumain nun ng sobrang dami. Bakit? Nakakataba at hindi raw healthy. Kaya anong dapat gawin? Kalusugan ay alagaan. Huwag hahayaan na di balansin. Kumain ng gulay ang bilin ni nanay. Samahan ng prutas sa rutina. Para saan? Para ganahan tayo sa buhay. Mura ang gulay, sabi ni tatay. Healthy at tipid pang ulam sa bahay. Simula nung nasanay kumain ng tama sa eskwelahan, ay di na lang amote. Nakakasabay pa sa mga laro pagkatapos ng klase. Kaya anong dapat isisip mga bata? Nutrisyon ay mahalaga. Huwag masyadong maging kampante. Tanda ang mabuti, maging malusog parate. Huwag kalimutan, linangin ang kaalaman dito sa Jesus. Narito tayo ngayon sa isang bakuran. Ano kayang napapansin nyo? Tama! Maraming pananim. Alam nating mahalagang kumain ng masusustansyang gulay at prutas. Lalong-lalo na sa inyo mga bata. Natutuhan din natin ang pagiging matalino sa pagpili ng tamang pagkain nung kayo'y ay nasa unang baitang pa lamang. Teka, may nakikita akong nagpapaskil sa labas. Bawat bata ay may karapatan sa tamang nutrisyon. Naintindihan niyo ba ang nakasulat sa poster? Uy, nandiyan pala si Kapitan! Magandang araw, Kap! Magandang araw din sa iyo, Sir Mark! Para may tanong po sa inyo ang mga nanonood sa atin tungkol sa nakapaskil na poster. Ganun ba, Sir Mark? Sige! Ano po ba ang karapatan? Ano po ba ang karapatan? Ang karapatan ay binibigay sa isang tao na gawin ang mga bagay na may kalayaan. Halimbawa, ang bawat bata ay may karapatang maglaro. Ito rin ay nagbibigay sa isang tao na matamasa at makuha ang isang bagay, ngunit may kaakibat na tungkulin na dapat gawin. Salamat, Kapitan! Walang anuman, Sir Mark! Oh, isang halimbawa mga bata, karapatan nyo na maglaro, pero kailangang balansehin nyo ito para naman sa oras ng inyong aralin. Tandaan, karapatan din ninyo ang tamang nutrisyon, kaya kumain ng masustansyang pagkain. Mga bata, gusto niyo bang sumakay ng eroplano? Itaas nga ang kamay ng mga gustong sumakay sa eroplano. Wow! Sige mga bata, pupunta tayo sa New York, sa Amerika. May papasyalan tayong mahalagang lugar na may kaugnayan sa inyong karapatan. Nandito na tayo sa New York! Wow! Ito pala ang United Nations Headquarters. Mga bata, ang United Nations o UN ang samahan ng nagkakaisang bansa na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaunlarang panlipunan. Nagdiriwang din tayo ng UN Day, kaya maraming flags na nakabitin sa ating paaralan tuwing Oktubre.
Kinikilala ng United Nations ang karapatan ng bawat bata na matanggap ang pinakamataas na pamantayan ng kalusugan. Ilan sa mga karapatan ng mga bata ay malinis na tubig at masustansyang pagkain upang kayo ay manatiling malusog. Wow! Ang galing ano! Pumasok tayo at makinig sa loob! Sa Pilipinas ay may batas na nagsasaad sa pagpapahalaga sa kabataang Filipino. Napapaloob dito na ang bawat bata ay may karapatan na magkaroon ng sapat na pagkain, damit, tirahan, serbisyong medikal at magkaroon ng lahat ng pangunahing pangangailangan upang mabuhay ng marangal. Mahusay! Palakpakan! Ibig sabihin nito, ang mga batang tulad ninyo ay kinikilala ang mga karapatan para kayo ay maalagaan at maproteksyonan. Ang ating pamahalaan ay nagsisikap at tinitiyak na walang bata ang naaalisan ng kanyang karapatang ma-access ang mga serbisyong pangkalusugan. Sige mga bata, balik na tayo sa Pinas! Goodbye New York! Sa susunod ulit! Mga bata, sa inyong palagay, sino sa kanila ang nagpapakita na nakamit ang karapatan sa tamang nutrisyon? Kung ang sagot mo ay ang bata sa kanan, tama! Ang batang babae ay nagpapakita na nakamit ang karapatan sa tamang nutrisyon. Ang bata ay lumalaking masigla, malakas at malusog dahil siya ay kumakain ng wastong pagkain. Habang sa ikalawang larawan naman ay makikitang nagugutom at nanghihina. Kailangan niyang kumain ng masustansyang pagkain upang maging malakas at makaiwas sa sakit. May papakita akong mga larawan sa inyo at kailangan ninyong tukuyin kung ito ba ay masustansya o hindi masustansyang pagkain. Mag-thumbs up kung ito ay masustansya. Thumbs down kung ito ay hindi masustansya. Handa ka na ba? Ito ay saging. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama! Thumbs up! Ang saging ay masustansya. Marami itong benepisyo sa ating katawan. Siksik ito sa bitamina at mineral na kailangan ng katawan. E ang kalabasa naman, ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama! Thumbs up! Ang kalabasa ay mayaman sa vitamin A na nakabubuti sa ating mga mata. E ang gatas, ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama! Thumbs up! Ang gatas ay masustansya. Ang gatas ay mayaman sa calcium na pampatibay ng buto. Kaya mainam uminom ng isang basong gatas araw-araw. Sitsirya, ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama! Thumbs down! Ang sitsirya ay hindi masustansya. Ito ay puno ng sangkap na hindi maganda sa katawan, tulad ng sobrang mantika at asin. E ang hotdog, ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama! Thumbs down! Ang hotdog ay hindi masustansya. Ito ay isang naprosesong pagkain na may mga sangkap na hindi mabuti sa ating katawan lalo kung kinain ng sobra-sobra. Magaling! Ilan lamang ang mga ito sa mga pagkain na nararapat nating kainin. Marunong ka talagang pumili ng tamang pagkain. Mahalaga ito upang makamit natin ang tamang nutrisyon. Bilang takdang aralin, gumawa ng isang linggong talatakdaan ng mga dapat kainin upang makamit ang tamang nutrisyon. Magpatulong kay nanay at tatay.
Pwede rin kina ate at kuya o kahit sinong kasama ninyo sa bahay. Ang lahat ng bata ay may karapatan sa tamang nutrisyon. Ito ay tinadhana ng batas ng Pilipinas at ng mga nagkakaisang bansa. Kumain ng mga masustansyang pagkain at maging matalino sa pagpili ng pagkain. Muli, ako si Sir Mark na nagpapaalala sa inyo na ang batang may magandang kalusugan ay may maraming pangarap na makakamtan. Masarap kumain ng sama-sama, kasama ang buong pamilya. Kaya tara, kainan na! Ingat ka palagi! Stay strong and healthy! Paalam!